screen po. Asan yun? Ayun na muna sa ito ata yung sa taas. Ayan po, sa taas po. Ayun. Ito yung supposed to be na screen na mag-display nung available stores. Opo, kasi in the future, ito, sir. Ito na lang yung ano, yung part na mali. Kung nakikita mo kagaya dito sa screen na to, na medyo apagal yung reflection sa akin. Medyo delay. Ito. Itong part ng screen na to, so almost like this yung magiging itsura nito. Naka-grid din yan. Na ang mangyayari is yung picture ng store yung naka-display. So like, sabi natin meron tatlong store. So meron tatlong grid dyan. Nakaganan. Tapos, naka-display din yung picture ng store and then yung name ng store nandun sa bandang baba. As text. Kapag kinilig mo, punta ka dun sa view ng store, which is ito. Okay. So, ganun yung magiging ano dyan, nangyayari dyan. Okay. Picture ng store, tsaka name ng store, sir. Oo. Okay po. Oo, yun lang yung part na kulang pa. Okay. And then, itong cart na to, di naman kasi kailangan yung cart. So, well, wala naman yan dyan. Like, ang kailangan ko dyan is edit button para meron akong reference for the edit icon. So, ano yung magiging magandang itsura nun? Trash. Tsaka, ang i-replace ko dyan, sir, ano? Edit button, di ba? Oo, edit button. Okay po. Okay. So far, okay naman na lahat. So far, mag-good naman na lahat. Mag-play na ba ito pagka pinalay natin? Ano, sir? Hindi ko po pre-note. Ano yun? Hindi ako nag-prototype. Hindi niyo pa pin-prototype? Hindi pa. Ah, okay, okay. Oh, actually, kasi ang current focus ko lang muna sana is makakuha muna ng tama yung sa UI. Yun kasi yung unang talk natin about UI lang po, di ba? So, tininay ko po rin nag-prototype last time, pero parang hindi tama. Parang nag-wireframe ako kanina. Wait muna, sir. Ako muna mag-control sa inyo. Okay, okay. Sige. Hindi pa nga, sir. Hindi pa siya na-connect. Pero wait. Ayan po. Ito, itong parts na muna yung ano po, na wireframe kanina kasi dinelete natin yung ano yung confirmation button. Okay, take over po, sir. Okay.
kayo na po, sir. I think so far okay na. So, ulitin ko lang yung... I think so far okay naman na. Yung changes, sir, very minor lang naman, sir, no? Yung unang changes doon sa history, okay. Sa history, ulitin ko po yung minor changes, sir, ha? Dito, gusto niyo po lagyan ng yung status, di ba? Kung paid, pending, or for delivery, sir, tama? Okay. Tapos... Tsaka lagyan mo dyan pala yung, ano, kapag yung may cancel button yan, kasi pwede i-cancel yung order, di ba? After nila yung order. Okay. So, parang nare-reference din ako kung saan layout yun. Okay. So, dyan sa page na yan, gusto niyo pong mangyari ay... add ang status kung pending for delivery, tapos gusto nyo rin pong i-add ang cancel button. Tama po? Okay, yes. Po. Tapos dito po sa... So, dito sa... Dito ang gusto nyo pong mangyari, mawala itong dalawa po, di ba, sir? So, mawala. So, delete ko na lang po ito mamaya. So, dapat itong dalawa lang ang nandito. Tama, sir? Ito, tsaka ito. Tama. Okay po. Tapos, dito, gusto nyo po lagyan ng delete button, sir. Tama? Trash button dito. Dito sa top. Okay. Okay po. Tapos, ang itong push cart, i-delete yan, i-replace ng edit button para sa for your reference, sir. Tama? Okay. Tapos, sa home screen, ito, ang gusto nyo pong gawin ko dito ay parang ganito, kung saan makikita ang picture ng store tsaka name ng store. Tama po, sir? Tama. Okay. Tama. So, minor changes lang, sir, no? Okay po. Yun lang naman yung parang mali. Tapos, so far, the rest looks good now. Okay. So, okay na po, sir. Okay.